Sa punto po ito, makakausap natin si Police Superintendent Oliver Tanseco ng PNP Highway Patrol Group Public Information Office. Magandang tanghali po, Police Superintendent Tanseco. Good afternoon po sa inyo, sir. Opo, kumusta po yung pagubantay ng mga membro ng HPG sa EDSA ngayon pong araw? Okay naman po, ngayon pong araw, may assist naman po tayo na 20 personals po. Galing po yan sa Special Action Force para po madagdagan ang ating mga personnel na nagpamando ng traffic in EDSA. Mm-hmm. Sa ngayon po, sa ang area, yung talagang problemado ang HPG sa ngayon, along EDSA? Along EDSA po, clear na po natin ang Balintawa. Ito na lamang pong approaching ng Cubao underpass po. Ito pong Ortigas, yung pong mga feeder roads na lumalabas po dyan, both sides po, papunta ng Green Hills, yung naman kabila, papunta ng Meralco po. Babantayan po natin yan. And eventually po, doon na po sa dulo natin, yung pong ating Pasay. Yun na po ang ating lalik. Babantayan at ating pong ayos yung nagsasari ng traffic. So sa mga kababayan po natin, siguro iwasan yung stretch na yun. Ano po, mula sa Kamuning Flyover hanggang sa Ortigas. Pagkalagpas naman po, ay maluwag na ulit yung EDSA. Oo po, ganoon na nga po. Pero kung nandiyan na po kayo, konting pabagan ng konti, pero moving naman po. Kasi po, inaayos po natin yung mga base. So, nasa base na po sila. Kaya moving naman, but medyo may slowdown, lalo na po kanina na medyo rush hour pa po. Mm-hmm. Na-identify na po ba kung ano yung problema doon sa Ortigas? Bakit doon nagsisimula yung bottleneck? Dahil po ba doon sa mga papasok ng Ortigas Center? At paano po mababatak yon ng HPG para lumuwag naman itong EDSA? Yes po sir, nakita namin na talagang magiging problema kahit maluwag yung EDSA, yung mga feeder roads sa palapas, medyo po nagsisikip. That's why kami po ay nagtalaga ng 1,000 kahit na sa labas na po ng EDSA yan, pagkat connected po kasi. Hindi po pwedeng EDSA lang, talagang dapat i-clear namin doon. Nandun na po yung ating mga personnel, ina-assist po yung traffic po natin para magkaroon ng order po, yung pag-join ng road, yung pababa ng flyover, going to Meralco, at doon galing po sa EDSA service road po para mag-join sila. So nag-merge yung traffic, we must make sure na meron po order para po bigayan ng ating mga motorista po dyan. Mm-hmm. Kumusta po yung pagsunod ng mga bus drivers so far? Kasi nung first and second day, talagang sumusunod sila sa yellow lane. Kumusta po ngayon? Masaya sabihin na ganun pa rin po. Nakikita po kasi nila na talagang winning business po talaga. Nandiyan yung ating mga personnel. Kahit po medyo kainitan na, nandiyan po sila. Highly visible naman yung mga SPG po natin. And we can see talaga, kung titignan mo po, na naka-align sila kahit na po may kabagalan ng andam, at least po, there is order po. Pag may ganun po, wala po mga mahihita pulong na sasay. Mm-hmm. Noong mga nakarang araw po, nabanggit na rin kasi yung mga possible changes na gagawin, yung pag-urong sa mga ilang U-turn slot at yung paglilipat ng ilang bus stops. Kailan po kaya ito isasagawa? Ginawa na po natin yan. Kapansin-pansin po yung ginawa po natin adjustment ko dito, yung mga nag-U-turn sa ilalim ng Santolan, galing po yan ng White Plains po, in-adjust po natin yan. At nakita po natin that nag-work po ito. Gagawin pa po natin yung iba para po mas ma-ease up yung congestion galing sa mga feeder roads, joining and nag-overt kasi po yung ating traffic po. Yan po ang ating babantayan para po medyo magaan yung ating po pagdaan sa galing ng traffic po dyan. Opo, nabanggit niyo po kanina, kainitan ng araw ngayon, nandyan pa rin yung mga HPG personnel, syempre nakatutok, pero kagabi po, bumuhos siya na, pakalakas na ulan, at talagang nagkabuhol-buhol yung trapiko. Yung mga PNP, yung mga HPG personnel po ba, hanggang anong oras naka-duty kagabi, at ano po yung naitulong? Dahil talagang marami yung stranded hanggang alas 12 ng ating gabi. Sir Rocky, ang ating po mga personnel po, may kumbaga po sa civilian, nag-overtime po, pero wala po kasi kaming overtime. Kaya po kasama sa trabaho po natin yan, hanggat hindi po kayo nakakaluwag ng traffic ko kagabi, nandun po kami. Namomonitor ko po yan para po tayong runway ng airport. Naghahanap kami ng mga roads na kung saan po kayo makakalusot. Kagabi nga po, kung mapansin nyo, yung mga nasa likuran ng traffic ko, mayroon po kami dinivert, dumaan na po ng C5 kasi po napansin namin dun walang baha. Ginawa po namin yan kagabi. Kung hindi niyo po napansin, ang HPG po, kahit po ulan, nandun po kami. May mga raincoats naman po yung ating mga personal po kasi. So talagang kagabi po, yung baha, yung dahilan kung ba't nagkabuhol-buhol yung traffic ko. Bagamat yung nadaanan ko po sa EDSA, yung sa ibaba ng Cubao Underpass, nadaanan ko po, tumataas pa lang yung baha, nandun na yung mga flood control personnel. Pero yung sa ibang area po, talagang mabilis lang yung pagtaas ng baha, kaya hindi nakadaan yung mga motorista. Ganun ho ba nangyari?
Yes po, yung pong volume kagabi, rainfall po natin, medyo po biglang buhos, biglang lakas. But yung areas po na pwede na, inayos po natin ang trafiko po para makadaan. Yung mga malalaking sasakyan, yung mga maliit po, nakaayos lang sila, naghihintay na upa. Pero once that is clear po, mga around 9:30 po kagabi, ito pong dulong buntot niya na umabot na po ng halos keso namin yun na, eh bigla pong pinabilis na, dire-diretso na po. And we were there po sa ground kasi po, palagang babantayan po namin kayo. Mag-expend po kami kagabi and now, ang pagbabago po natin ngayon sa SPG, dati po kasi 2 ships lang po tayo. We started with 5 to 2, yung pangalo ay 2 to 11. Ngayon po, 3 ships na po tayo. 24-7 na po, baka sakali, pero mag-adjust lang po muna tayo. Depende po sa magiging traffic condition po ang coming days to come po. So, Superintendent, I would assume na if factor inyo na po yung mga areas na talagang binabaha at ngayon pa lang siguro nagpaplano na ng mga lugar na pwedeng daanan kapag nangyari ulit itong ganitong pagbaha dahil I'm sure mangyayari po ulit ito. Tama po yun. Ito po kasama sa magiging experience factor namin. Bago po dumating mga susunod na araw, medyo improving po kami. Nakaasa po kayo, continue to improve para po sa inyo lahat. May pakiusap po ba kayo sa ating mga motorista, sa publiko na, well, kagabi talagang naabala sila at sa mga susunod na araw, ano po yung pakiusap nyo sa kanila? Ang pakiusap po natin, ito po ating ongoing clearing operations sa mga illegally parked vehicles po. All types of vehicles po na nakapark along EDSA po. Talaga po ang no parking zone po yan. Pakikisuri po kami dun sa mga owners of commercial transport pag-identify na po kayo ng parking area ng inyong mga customers na wala sa EDSA. Sana po maging obligasyon natin, sulat nila po kung sa harapan, ibigyan nyo ng note para po alam nila hindi na po sila mapilitang mag-park dyan sa EDSA. Nanguhuli na po tayo, nag-inbound po tayo, and we will continue to do that until EDSA is finally solo discipline sa ating lahat. Patensya na po, but that's part of our job po, nanguhuli po at mag-inbound ng mga vehicle legally parked. At hindi po magpapasindak yung inyong mga personnel kasi kanina may naka-bodyguard pa na illegally parked na na-cover ng aming reporter na si Ian Cruz. Yung bodyguard yung nakikiusap. Hindi po magpapasindak naman siguro dito yung inyong mga polis. Sabi nga po ng aming director, Police Chief Superintendent Alman Dunaraw, ang HCPG po, hindi po nasisindak. Sige po, sana nga po maayos na ito at mag-cooperate din yung ating mga motorista. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Superintendent Oliver Tanseco ng PNP Highway Patrol Group Public Information Office. Salamat po sa inyo. Thank you. Magandang tanghali po sa inyo.